Before you start, 바나랑이 보다요. 바날라앗 마바긴 아망조스 나사미나이 너그마마할 살라마포사 빠글리타스 블라사 월랑 한강 빠까와사 까미야이 날리타스 사비야야 낭조스 까야 마이 부소 나파파 살라마사 빵이노온 바툴로이 빠키우삽 사마한 인요포 ang lan ng brother Jean Sheeters na maging safe sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngayon, may malakas ulan, pakiusap, samahan ninyo po ang lan ng brother Jean Sheeters. And ngayon, may Lord Day sermon sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng balagang salita. Pakiusap, tulungan ninyo po kami upang maunawaan ang mahalagang salita at ang mahalagang kalooban ng Diyos. Napapasalamat sa Panginoon dahil araw-araw we are preaching the gospel para sa mahalagang kaluluwa. Kung may mga kapatid na mahirap and may sakit, pakiusap, samahan ninyo po sila upang recover mula sa kanilang situation. Hanggang sa huling sermon at fellowship, pakiusap, samahan ninyo po kami. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. Versículo 13 hanggang 18. Santiago chapter 1, versículo 14 hanggang 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama, at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa, kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Nalitas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kaya pagkatapos ng kaligtasan natin, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Today, ang klima, weather, ay hindi maganda. Mahirap situation, pero we overcame and tumadalo tayo sa Lord Day sermon. Kaya maraming salamat po. Dahil si Adan, dahil si Adan ay nakasala, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya kinasusukulan ng Diablo na ang mga kaluluwang pinamumunuan niya ay binawi ng Diyos. At ang Diablo ay napopoo sa isang taong naligtas na umibig sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kapa. Kaya walang kapa, katapusang
tinutukso ang diablo na paghiwalayin ang Diyos at ang tao. Kaya ayaw ng diablo ang mga kaluluwa, ang mahalagang kaluluwa ay naliligtas, maliligtas, and also gusto ng mga Kristiyano focus sa Christian life and maglingkod sa Diyos, ayaw niya. Ayaw niya. Ibig sabihin, may ang mga kawa ni Satanas sa mundong na ito. Dahil sa kasalanan, sina Adana at Eva, sa mundong na ito, si Satanas ay controlling this world. Kaya today, ang pamagat ng sermon yayon ay ang sikreto upang matayag ang mga tukso ng diablo. Tingnan po natin sa versikulo 13 muna, huwag sabihin ng sinuman kapag siya ay tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ibig sabihin, may tukso ibig sabihin, ito ay hindi taga Diyos, taga sa taga kay Satanas. Dahil ang Diyos ay hindi tempt ang mga tao, ang Diyos. Ang diablo ay tempting ang tao, ng tao, upang hindi naligtas and hindi focus sa Christian life. Kaya, through sa pamamagitan ng versikulo na ito, alam natin, ang test, ang pagsubok at tukso, dalawang bagay, ang pasubok, test, sino ang pinagmulan ito ay taga Diyos, pagsubok. Pagsubok ay taga Diyos. And ito ay mula sa pagturusa sa kagalakan. And ito ay by motibo, ito ay biyaya ng Diyos. Dahil God allows tungkol sa pagsubok. Ito ay may layunin para sa pagpapatibay ng pananampalataya. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pagsubok, we can be trained bilang mga anak ng Diyos. Kaya may kadalisayan sa ating buhay pagkatapos ng kaligtasan. Pero mayroong kalwalhatian. Ito ay ang resulta. Pagkatapos ng pagsubok, mayroong kalwalhatian. Ito ay ang resulta ng pagsubok. Pero ang tukso ng diablo ay magkaiba. Ang tukso ni Satanas, ito taga Satanas, and mulasa, ito ay mulasa sweet one to ano? Sorrowful things. Ito ay mula sa matamis, pagkatapos yung kalungkutan. Ito ay mangyayari dahil sa pagnanasa ng tao. Yeah. And kung ganon, batisodo dahil sa pagnanasa, and mayroong tukso ng diablo, and ang resulta ay
mangyayari destruction, pagkawasan. Kaya dito, yung tukso ni Satanas ay hindi mula sa Diyos, mula sa Diablo. Si Jesus Cristo ay naipanganak sa mundong na ito, pero ayaw nang sanlibutan si Jesus Cristo. Kaya this world, ang mundo na ito, spit sa saliba sa kanyang mukha and beat kanyang mukha and si Jesus Cristo ay namatay sa kruso. Ibig sabihin, ayaw ng sanlibutan. Dahil si Satanas ay control, rule over this world. Ayaw ng Diablo si Jesus Cristo. And tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nabubuhay sa mundong na ito. Kaya sa mundong na ito, we cannot respect mula sa sanlibutan. Dahil may tukso ni Satanas. Kaya ating puso ay pinakamalaga. Anong uri ng puso? Sa side sa Diablo o sa Diyos, ito ay malaga. Kaya sinasabi ng Biblia, Ephesians chapter 4 verse 27, huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ibig sabihin, kung tayo bigyan ng pagkakataon, si Satanas attacks easily and every time. Tingnan mo natin sa Santiago chapter 1, versículo 14 hanggang 16. 문이 ang bawat tao ay natuktukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at nakinido. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan, huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Dito, sinasabi ng Biblia, may tukso ni Satanas dahil sa pagnanasa ng tao. Pagnanasa ng tao. Ibig sabihin, kung may temptation, tukso ni Satanas, ito ay hindi problema mula sa Diyos, ito ay aking problema. Dahil sa aking pagnanasa. Kung ganoon, kasakiman para mahulog sa tukso. May kasakiman para sa mahulog sa tukso. First, may material na pagnanais. Gusto ba ninyo ang pera? Ayaw po? Gusto. Pero sinasabi ng Biblia, buksan po natin sa Unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6 versículo 9 and 10. Unang Timoteo chapter 6 versículo 9 and 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sa katunayan, maraming Kristiyano kahit
신라 아이 날릭다스 다일사 모티비얼나 빡 나나이스 안까질랑 크리스천 라이프 아이 힌디 석세스풀 페일 디도 신하사비낭 비브리아 띵남뿌나티사 베르시클로나인 악마가 낙 나나이스 유마만 아이 나우훌록사 뚝소 앗 나비비딱사 마라밍 항알 앗 낙가 삐핀살랑 빡 나나사 앤 띵남뿌나티사 베르시클로텐 사 미들파트 앙 일랑 낙 나나사 리토아이 나팔라요 사 바나남 팔라타야 앗 디눅소 앙 까닐랑 망아 살리낭 마라밍 깔룽 우단 다일사 모트리올 나 빡 나나이스 앙 망아 크리차노 브라더지엔 시터스 아이 필 사 크리찬 나이프 사카두나야 앙페라 아이 마할라가 따보와 꿍 월랑 페라 따이와이 마마마따이 다힐 월랑 빠까인 힌디뿌에데 예 마부아이 둘라나이 또 앙페라 아이 마할라가 빼로 꿍 미나말 따요낭 빼라 미나말 예 미나말 미나마할 예 We love money 꿍가는 마이롱 프로브레마 이빅사빈 We cannot have Christian life 다일사 모트리얼 나 빡 나나이스 예. 신하빈이 헤수스 가연앙 신하빈이 헤수스 꿍앙 이상 따옹 나니니 월라사 디오스 아이 나글랄라가이 낭 파라사 파레옹 안타스 낭 조스 이빅사빈 앙 조스 앗 앙 빼라 예. We cannot worship together 나 혼자 뭐가 이빅사빈 If we 예, 일라가이 앙 조스 앗 앙 빼라 빤따이 사 파레옹 포지션 꿍가론 We cannot serve the Lord properly. 힌디냐 마가가왕 말링코드사조스 낭 마이오스 이또아이 까살라난 사하라판 낭빵이노 할리바와사 비브리아 마이 시아칸 시아칸 다일사 모트리얼나 빡나나이사 예 나마타이샤 북산부나틴사 호수의 챕터 7 호수의 챕터 7 베르시클로 1 호수의 챕터 7 베르시클로 1 바자인보다티 사발사바이 3, 2, 1 Kapag papagalingin ko na ang Israel, ang kasamaan nga ng Ephraim ay mabubunyag at ang masasamang gawa ng Samaria sapagkat sila'y nandaraya Ang magnanakaw ay nanloloob at ang mga tulisan ay nananamsam sa labas. Anong versikulo? Ano akala? Hosea chapter 7 verse 1. Hosea chapter 7. Hosea. Yeah. Hosea chapter 7 versikulo 1. Yeah, 이방 versikulo. Hosea chapter 7. Sorry po. Versikulo 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3 2 1. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera, sa lipi ni Judah ay kumuha sa itinalagang bagay. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Alam natin ang the Temple of Jericho. Sa Hosea chapter 6, Israelite conquered the Malakas ng city of Jericho. Paano po? Sabawagitan ng pananampalataya. Hindi sabawagitan ng weapon, sabawagitan ng pananampalataya. Ayon sa salita ng Diyos, sila'y turned the city of Jericho
isang beses sa isang araw at huling araw. So the seventh day, seven times they turned the city of Jericho. And then they shouted, Ayonsa Salitanang Jose, the city of Jericho collapsed. 그거요. Easily they conquered the city of Jericho. 빠노포 사범왕이 떠난 빠나남 빨랐다야. 아연사 살리따낭 조스 숨문오드 실라. 예. 페로 디도 사 호수의 챕터 7 마이 프로브레마. 사카두나얀 더 템플 오브 아이 힌디 말라카스 말리잇 예. 마이나 페로 앙 이즈라엘리타 아이 defeated sa digma. 나뉘어 보아. 바키보. 다일사 까살라나. 아농 우리난 까살라나. 시아칸 아이 나까살라. 마이뿌소. 아노. 빵 나나사. 사 머티리얼나 빵 나나이. 디도. 띵나부나티사 호수의 챕터 7 베르시클로 1. 악마가 아낙니 이지랄라이 루마박 둥골사망아 이띠나 라강 바가이 시아칸 시아칸 꾸무아사 이띠나 라강 바가이 아농 우리낭 바가이 베르시클로 21 베르시클로 21 Pasahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay akin ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Yeah. He took ang mga bagay dito may nilalaman ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ng ninasa at kinuha. Ninasa. Dito ano ang motibo? Ang kanyang puso ay may pangnanasa. Sa motiral na pagnanais. Dito, ninasa. Paki-focus sa ninasa. Ninasa at kinuha. Ninasa. Yeah. Kaya namatay siya si Akan. Kaya sa Santiago chapter 1 versículo 15, kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nangang anang ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ibig sabihin, dahil sa pagnanasa, makakasala sila and ang resulta sila ay mamamatay. Kung ganon, sa ating puso, kung may pagnanasa sa material na bagay, kung ganon, mayroong tukso ni Satanas. Huwakbo. Huwakbo. Naunyo po ba? Dahil sa pagnanasa. Alam natin, kilala natin si Scarlett Huda. Ang alagad ni Jesus Cristo, Judas. Ayaw niya ang pera o gusto niya pera? Gusto. Kahit alagad ni Jesus Cristo, gusto niya ang pera. Kaya, he sold Jesus Christ sa mga itan ng 30 pilak silver. 나오냐 보아? 30. 북산부 나틴 사 후안 챕터 12. 아클란당 후안 챕터 12. 후안 챕터 12.
Versículo 4 hanggang 6. Versículo 4 hanggang 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw. At palibhasay na sa kanya ang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Dito si Judas Iscariote, ang alagad ni Jesu Kristo sa 12 alagad. Kanyang ministry ano po sa versikulo 6, palibhasay na sa kanya ang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Ito ay kasalanan, pag-ibo, dahil sa pagnanasa sa pera. Kaya, alam ng Diablo ang kanyang puso. Kaya ano ang nangyari? Sa Juan chapter 13, versículo 2, Juan chapter 13, versículo 2, nang oras ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Ano ang problema? Dahil sa pagnanasa sa kanyang puso. Kaya alam ng Diablo, kaya inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas na ipagkanulo siya. Ipagkanulo siya. Okay. Ang Diablo ay kumikilos sa sanibutan. Kahit tayo ay naligtas, ayaw niya. Ang mga brothers and sisters, Kristiyano ay focus sa church and sa paglilingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa ating puso, kung may pagnanasa, kung meron, alam ng Diablo and siya ay tempting. Naman niyo ba? Tempting. Tinutukso. Natutukso. And next, dahil sa pagnanasa. Kahit tayo ay nalitas, still may katawan laman. Kaya may pagnanasa. Pagnanasa. Kaya araw-araw, ang espiritu at laman ay fighting. Tama po? Araw-araw fighting. Kaya nalo-lalo na tungkol sa pagnanasa, we should be careful. Buksan po natin sa Kaikan chapter 5. Kaikan chapter 5. Versículo 3 and 4. 3 and 4. Kaikan chapter 5. Versículo 3 and 4. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga labi ng mapangalunyang babae sa pulot ay tumatagas at ang kanyang pananalita kaysa langis ay madulas. Ngunit mapait na gaya ng halamang lason sa bandang wakas. Tabak na may dalawang talim ang siyang kasintalas. Dito sinasabi ng Biblia sa versículo 3, ang mga labi ng mapangalunyang babae sa pulot ay tumatagas. Ibig sabihin, kung may magandang babae, siya ay approaching sa lalaki, lalo-lalo na sa Kristiyano, brother, kung gano'n, inga po kayo. Naunyo po ba? Mayroong problema. Dahil sa ating
부소 kung may pang nanasa. Yeah. Lost for heart. Kung ano siurado mayroong tukso ni Satanas. Yeah. And ito may problema. First ito ay mukhang sweet bagay. Tama ba? Sweet. Yeah. Pero ang resulta ay ano po? Sinasabi ng Biblia sa versikulo 4, muni babayin na kaya ng halamang lason sa bandang wakas tabang na may dalawang talim ang siyang kasintalas. Muna, ito ay ang kanyang pananalita kaysa langis ay madulas. Kaya, yeah, mukhang sweet muna, pero ang resulta, mayroong problema. Halimbawa sa Biblia, sa Lumang Tipan, si Samson. Kilala ba ninyo? Samson? Yeah. Samson. Gusto niya ang babae. Yeah. Kaya, kanyang pananampalataya ay decreasing, hindi increasing. Naunyo po ba? Bakit po? Dahil sa pangnanasa ni Samson. Kaya siya, ang kanyang pananampalataya ay decrease. Paano alam natin? Si Samson ay went down sa Timna and siya ay went down sa Kasa. Buksan natin sa Hukom chapter 14 Hukom chapter 14 versículo 1. Papasahin ko po. Lumusong si Samson sa Timna at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak na babae ng mga Pilisteo. Yeah. Dito, sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak na babae ng mga Pilisteo. Yeah. Sa English version, yeah. Samson went down to Timna. Yeah. Lumusong si Samson sa Timna. Lumusong went down. Yes. Yeah. Ang ating pananampalataya ay dapat ano po? Go up. Naunyo po ba? Saan po? Hindi sa sanlibutan, sa langit. Pero si Samson, lumusong si Samson sa Timna. Yeah, lumusong. And sa buksan po natin sa chapter 16, versículo 1. Versículo 1, papasahin ko po. Minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Yeah, dito, minsan ay pumunta si Samson sa Gaza. Ang Gaza ay located sa lowly lupa. Kaya sa versikulo 21, tingnan po natin sa versikulo 21. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza dito. Kanilang dinala siya sa Gaza. Yeah. Tulad na ito, si Samson ay went down sa Timna and sa Gaza. Kaya mayroong tukso ni Satanas. Yeah. Bakit po? Gusto niya ang babae. Kaya namatay si Samson kasama ng maraming Philistine. Yeah. Tao. Sa isang araw, namatay.
다일사 빵 나나사 니 삼손. 가야사 산티아고 챕터 1 베르시클로 15 물리 아까빠그 앙빡 나나상 이오나이 나이 빡 리히 이또아이 낭앙 아낭나 까살라난 아따 앙 까살라난 까빠그 말라키나 아이 낙 부붕아 낭 까마다야 디도 시 아칸 시 삼손 다이사 까살라나 바키보 다이사 빵 나나사 사카닐랑 부소 나카살라 실라 엔 나마타이 실라 나뉘어 보아 뚫라나이도 앙 아띵 크리스천 나이프 아이 예 마기긴 가야낭 까마타야 다일사 죽순이 사타나스 북산부 나틴사 가이간 챕터 7 베르시클로 25 가이칸 챕터 7 베르시클로 25 Pasen budantin sabay-sabay 3 2 1 Huwag ibaling ang iyong puso sa kanyang mga lakad, huwag kang maliligaw sa kanyang mga landas. Yeah, sinasabi ng Biblia, huwag ibaling ang iyong puso sa kanyang mga lakad, huwag kang maliligaw sa kanyang mga landas. Kaya bilang Kristiyano, kung kayo ay nakanda para sa kasal, ibig sabihin, isang brother, yeah, may trabaho, and pagkatapos ng graduation, kung ganoon, kailangan ng panalangin para sa kasal. Kung may pag Danasa, kung ganon, mas maganda, they will get married. 나오냐 보아? 다일, 다일사 로스볼 하드 마이로 옹 뚝소 니 사타나스. And next, 다일사 까랑알란, 까랑알란, 다일사 까랑알란, desire of fame, 예, 바이로 옹 뚝소니 사타나스. 그러니까 후다스 챕터 1 베르시클로 6. 악마가 항해 아 앙헬 나 힌디 낙 잉안 낭 까닐랑 사릴링 까뚱 꿀란 꾼디 이니완 앙 까닐랑 사릴링 띠라한. 예. 204빈 사 비브리아 바이 마간당 앙헬 샤아이 예 루시퍼 사 이사야 챕터 14 바이 딜라라만 뚱골 예 사 앙헬 바이 마간당 앙헬 깐냥 빵알라나이 루시퍼 he didn't keep his position he would like to be like god that's why 앙 마간당 앙헬 아이 나깅 사타나스 아니야 뭐가 다일 he didn't keep his position. 구스토냐? 아노, fame. 예. 뚫라드나이도 사 베르시클 사 비브리아 마이 할림바와 시 압살롬 앙 아낙니 하링 다비드 압살롬 시 압살롬 사카드나야 he was against si David kaya namatay siya also dahil sa fame karangalan dahil sa karangalan namatay siya buksanbo natin sa ikalawang Samuel chapter 15 ikalawang Samuel Ikalawang Samuel chapter 15 versículo 12 Ikalawang Samuel chapter 15 versículo 12
Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Samantalang si Absalom ay naghahandog, ipinasugo niya si Ahitofel na Gilonita na tagapayo ni David mula sa kanyang bayang Gilo. Ang pagsasabuatan ay lumakas at ang mga taong kasama ni Absalom ay patuloy na dumarami. Tingnan po natin sa huling bahagi, ang pagsasabuatan ay lumakas at ang mga taong kasama ni Absalom ay patuloy na dumarami. Ibig sabihin, siya ay against si David. Kahit si Haring David ay ama niya, pero against, by against. Sa katunayan, si Absalom ay pogi, very tall and pogi. Kaya maraming tao followed him at the time by masamang puso ito tungkol sa karangalan. Kaya nakasala siya and namatay siya rin. Kaya Santiago chapter 1 versikulo 15, kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nangang anang na kasalanan at ang kasalanan kapag balaki na ay nagbubunga ng kamatayan. And also may halimbawa sa Kora. Buksan po natin sa Bilang chapter 16. Bilang chapter 16 versículo 1 and 2. Bilang chapter 16 versículo 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Kora na anak ni Izar, na anak ni Kohat, na anak ni Levi, kasama sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na mga anak ni Ruben ay kumuha ng mga tao. Sila'y tumindig sa harap ni Moises na kasama ng ilang mga anak ni Israel. Sila'y 250 pinuno na mga lalaking kilala at pinili mula sa kapulungan. Si Kora may ministry sa Tabernacle ng Diyos. May ministry. Pero he was against si Moses. Moses, famous prophet. Tama ba? Opo. Ayaw niya dahil may pagnanasa sa kanyang puso. Kaya dito, tingnan po natin sa versikulo 1, si Kora na anak ni Izar. Sa versikulo 2 ay kumuha ng mga tao, ibig sabihin, he made isang party. Ano ba? Kaya ito ay may kasalanan, sila'y tumindig sa harap ni Moises. Moises ay famous and maraming tao praised and follow him, pero kanyang ministry ay may trabaho, may ministry sa Tabernacle ng Diyos, mukhang pangit, kaya ayaw. Versikulo, tingnan po natin sa versikulo 9. Sa huling bahagi, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapulungan na mangasiwa sa kanila. He compared kanyang ministry. Aking ministry ay pangit. Pero Moses, ang ministry ni Moses ay maganda. Kaya envy, complain. Kaya he made party ito sa Bilang chapter 16 versículo 2.
si Cora ay kumuha ng mga tao. Bakit po? Dahil sa karangalan. Ito ay naging kasalanan and also siya ay namatay dahil sa kasalanan, dahil sa pangdadasa. Kung ngayon, ano ang dangerous ng bagay? Ang pangdadasa sa ating puso. Ano ba? Ito ay magiging motibo upang magkasala and upang mamatay. Kaya sa Santiago chapter 1 versikulo 16, babalik sa Santiago chapter 1 versikulo 16. Huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Ano po? Ang aking puso. Ang aking puso. Huwag kayong padaya. Ibig sabihin, we should keep ang ating puso. Tingnan po natin sa versikulo 17 and 18. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat saktal na kaloob ay pawang buhas sa itaas na nanggagaling sa ama ng mga ilaw. Nasa kanya ay walang pag-iba o anino man ng pagbabago. Versikulo 18, alin sunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinag-anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Dito, may balagang nilalaman sa versikulo 17, ang bawat mabuting kaloob. Yeah. Ano ang mabuting kaloob? Ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Tama ba? Yeah, libre. At ang bawat saktal sa kaloob. May talento sa atin. May talento. Ito ay nanggaling mula sa Diyos rin. Kaya, ang bawat saktal na kaloob ay bawang buhas sa itaas. Yeah. Ipinag-anak muli tayo mula sa itaas. Tama ba? Ibig sabihin, mula sa Diyos. Yeah. We are born again. Mula sa itaas. And, na nanggagaling sa ama ng mga ilaw. Ang Diyos ay ilaw. And ating kaloob and saktal, bawat saktal ay nanggaling sa Diyos. Nasa kanya ay walang pag-iba o anino man ng pagbabago. Ito ay ang Diyos. And versikulo 18, alin sunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinag-anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ipinag-anak natin sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito ay ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng kamatayan at dugo ni Jesus Kristo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo, we were born again. Tama ba? Kaya tayo ay naging ano po? Isang unang bunga. Sa ilang mga lugar tayo ay naging unang bunga. Sa ating bahay, ako laman ay naligtas kung ngayon ako ay naging unang bunga.
sa school, ako ay naligtas ako laman. Kung aron, ako ay naging unang bunga. Sa kumpanya ko, ako laman ay naligtas. Kung aron, ako ay naging unang bunga. Kaya, ang lahat ng brothers and sisters na naligtas ay pinakamahalaga. Dahil tayo ay naging unang bunga. Namanya ko ba? Si Jesus Cristo ay naging unang bunga. Tama ba? Sa sanlibutan. And tayo ay naging unang bunga. Kaya ayon sa ating buhay, ang mga ibang tao ay maliligtas uwa depende sa aking buhay. Kaya ang aking buhay ay pinakamahalaga. Kaya tayo ay dapat manatili sa tunay na church sa Panginoon. Kung ganoon, we can keep ating puso. Kung ganoon, we can overcome mula sa tukso ni Satanas. We can be used para sa kaluwalhatian ng Diyos at Ebanghelyo. Kaya sinasabi ng Biblia sa Colossians chapter 3 versículo 5, patayin ninyo ang anumang bakalupa na nasa inyo. Kung ano, ano ang anumang bakalupa na nasa inyo? Tingnan po natin sa Colossians chapter 3 versículo 5. Colossians chapter 3 versículo 5. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ang anumang makalupa na nasa inyo? Dito, sinasabi ng Biblia, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa. Dito, by masamang pagnanasa. Ito ay ang anumang bakalupa dasa inyo. Kung ano, dito, masamang pagnanasa at kasakiman na ito ay kasakiman at kasakiman, kasakiman. Kasakiman ay pareho ng pagnanasa, kasakiman. Kasakiman na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Kaya, if you lie, if we lie, ang mga bagay kaysa Diyos, ito ay magiging Diyos-Diyosa. Naunyo po ba? Diyos-Diyosa. Kaya sa ating puso, may kasakiman, kung ganon, ito ay magiging maglingkod sa Diyos-Diyosa. Kung ganon, bakit po, men makes idol? Men makes, bakit po? Why does men make idol? Bakit ba gumawa ang mga tao ng mga Diyos-Diyosan? Sa katunayan, sa kanyang sariling, sa kanilang sarili. Naunyo ba? Hindi para sa ibang tao, hindi para sa Diyos, para sa sarili. Ito ay may problema. Kaya, God. Sa mundong na ito, maraming God. Tama ba? Diyos. Maraming God. Divine, maraming. Kung aron, ano ang tunay na divine? Ano ang tunay na divine? Man-made or divine man-made ay ano po?
diyos-diyosan, idols. Pero ang delika Angios made created man. Shy marrying bugging tunaina divine. Ito ay ang Diyos. Kaya sa Exodus, yeah, let's check. Yeah, anong layunin? Membeis Diyos Diyosan. Buksan po natin sa Exodus chapter 32. Exodus chapter 32, versículo 8. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y madaling lumihis sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang hinulmang guya at kinilang sinamba at hinandugan ito. At kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Yeah, bakit po gumagawa yeah, sila? Sila'y gumawa ng isang hinulmang guya at kanilang sinamba. And buksan po natin sa Deuteronomio chapter 9. Deuteronomio chapter 9. Versículo 12. Deuteronomio chapter 9 versículo 12. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, bumaba ka agad mula riyan. Sapagkat ang iyong bayan na inilabas mo sa Ehipto ay nagpakasama. Sila'y mabilis na lumihis sa daang iniutos ko sa kanila. Sila'y gumawa para sa kanila ng isang larawang inanyuan. Yeah. Sa huling bahagi, bakit gumawa sila ng Diyos Diyosan dito dahil sila'y gumawa para sa kanila ng isang larawang inanyuan. Ibig sabihin, para sa kanilang sarili gumawa sila ng Diyos Diyosan. Ito ay may problema. Yeah. Bilang Kristiyano, kung may kasakiman, ito ay magiging Diyos Diyosan. Dahil sa kasakiman, tayo ay makakasala and ang ating Christian life ay fail. Kaya, we need to keep ating puso. Kung karon, ano ang sikreto upang baidaig ang mga tukso ni Satanas? Buksan po natin sa Ikalawang Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2. Versículo 22. Ikalawang Timoteo chapter 2 versículo 22. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. By secreto upang by daig ang mga tukso ng Diablo dito. Ikalawang Timoteo chapter 2 versículo 22. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga
tumatawag sa Panginoong mula sa malinis na puso. Dito, may sikreto. Ano po? Layuan mo. Ito ay bala. Sa Genesis, may isang tao, si Jose. Yeah. He was sold sa bansa ng Edo. Tama ba? Dahil ayaw ng mga kapatid niya. Kaya, they sold si Jose. Kaya, he was sold sa bansa ng Edo. And nabuhay siya sa bansa ng Edo. Pero, araw-araw, asawa ni Potiphar, tempted. Yeah. Ibig sabihin, ang Diablo, ang Diablo, tempted si Jose sa pamagitan ng magandang babae. Araw-araw, siya tempted siya. Pero, he was not tempted. Pag-ibo, he was, siya ay matakot. Matakot. Matakot sa Panginoon. Panginoon. And, dito, Ikalawang Timoteo chapter 2, versikulo 22, layuan mo, layuan mo, ang basasamang pangnanasa ng kabataan. Sa katunayan, ang mga kabataan, youth group brothers and sisters can be tempted mula sa Diablo, madali. Naunyo po ba? Dahil may lustful heart, ito ay malakas, kaya easily can be tempted, kaya dahil sa boyfriend and girlfriend, they can be tempted easily. 바기보, 마이 마사사망 빡나나사. 그럼 바로, how can overcome and how can keep our heart 물라사 뚝손이 사타나스 디도 마이 사곳 순딤모 앙 까뚜 위란 빠나남 빨라타야 빡 이비 아드 까빠 까빠 이아빠안 빠노보 까사마낭 망아 뚜마따왁사 빵이놈 물라사 말리니스나 부소 시노보 신라이 망아 까빠티드 사암보 사 아띵 빡기기사마 사 아띵 빡기기사마 까사마낭 브라더젠 시터스 나 말리니스 나 부소 You can keep in your 부소 꿈가론 You can defeat Satan's temptation 뚫라드니 호세 북산보 나딘사 제너시 챕터 39 제너시 챕터 39 Versículo 12. Versículo 12. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, Sipingan mo ako. Subalit, naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. Si Jose, how did he do? May sa panahon, may tukso ni Satanas? Gusto niya ang fellowship or counseling? Hindi po. Yeah. Ran away. He ran away. Nandiyan niya po. Kaya kung pupunta ang tukso ni Satanas mula sa kanan, kung ano, we should run away sa kaliwa. Nandiyan niya po. Ito ay sikreto. Kasamanang tukso ni Satanas, we cannot overcome. At the time, we should learn. Ibig sabihin, kahit may tukso ni Satanas, we should focus sa salita ng Diyos and pakikisama and sa panalangin kung ganun we can overcome mula sa tukso ni Satanas. Dito, si Jose, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi,
Siningan mo ako, subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. He ran away, threw out kanyang suot. Ito ay sikreto. And also, sa ating pakikisama, we can escape mula sa tukso ni Satanas. Buksan po natin sa Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10. Versículo 13. Unang Korinto chapter 10, versículo 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi, kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Yeah. Maraming Kristiyano ay overcome mula sa versikulo na ito. Ang versikulo na ito, comforting us dahil may pangako. Dito, tingnan po natin sa hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Yeah. Kahit may tukso ni Satanas, kung tayo ay manatili sa pakikisama, mayroong daan upang escape. Naudyo po ba? Hindi just may daan upang escape kapag tayo ay manatili sa pakikisama. Mayroong paraan upang escape mula sa tukso ni Satanas. Ito ay pangako mula sa Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Si Apostol Pablo also, dahil sa tukso ni Satanas, mahirap siya. Si Apostol Pablo, siya ay hindi nakasal. Naunyo po ba? Siya ay nabuhay single. Naunyo po ba? Walang kasal. Kaya may tukso ni Satanas. Tukso ni Satanas. Pero, naunawaan niya tungkol sa pagnanasa. Buksan po natin sa Roma chapter 7. Roma chapter 7. Versículo 22. Roma chapter 7, versículo 22. Hanggang 25. Hanggang 25. Babasahin ko po. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautosan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautosan ng kasalanan. Si Apostol also, dahil sa kasalanan, he was difficult. Dahil may tigman, fighting, ang kautusan ng Diyos at may kautusan ng kasalanan. Ibig sabihin, sa ating puso may Espiritu Santo. Kung aron,
Ang ating espiritu ay gusto. Gusto niya ang kautusan ng Diyos. Pero may laman, ito ay gusto niya ang kautusan ng kasalanan. Kaya araw-araw may fighting. Kung gano'n, sino can win? Ano po? Ang espiritu o ang laman? Alin can win? Depende po. Ayon sa condition. Yes, Pastor. Ayon sa condition. May white mouth and black mouth ay may fighting. Kung gano'n, sino can win? White or black? Isang mouse na malakas. Malakas mouse ay win. Tama ba? Kung ngayon, paano maging malakas? Kung kumakain siya marami, kung ano siya ay maging malakas. Tama ba? Tulad na ito, kung tayo ay kumakain ng salita ng Diyos marami, kung ano, tayo ay magiging malakas. Ano po? Hindi lamang ang espiritu. Kung ano, ang ating espiritu ay win ano sa laman. Naman po ba? Ang espiritu at ang laman ay fighting araw-araw. Kaya, kailangan ng pakikisama, kailangan ng salita ng Diyos sa ating pakikisama. Kayo ay sa harapan ng Diyos yayon. Dahil, kayo ay hearing salita ng Diyos. Tulad na ito, naunawaan ni Apostol Pablo may digmaan kanyang espiritu at laman. Kaya ang kanyang espiritu gusto niya kautusan ng Diyos, pero ang kanyang laman gusto niya ang kautusan ng kasalanan. Pero naunawaan dito, tingnan po natin sa Roma chapter 8, versikulo 1, yayon, ungay wala nang kahatulan sa mga sa kay Kristo Jesus. Wala nang kahatulan. Bagi po, sa pakikisama, sa Panginoon, sa Panginoon, walang kahatulan. Tingnan po natin sa versikulo 4, babasahin ko po. Upang ang makatwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Dito, sa huling bahagi, hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Paano po? Sa Panginoon. Ibig sabihin, sa ating pakikisama, we can keep ating puso, kung ganun, wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya, ang ating pakikisama ay mahalaga. Kung tayo ay manatili sa ating pakikisama, we can hear salita ng Diyos, we can hear salita ng Diyos, kung anon, we can keep ating puso. And also, ano ang sikreto upang baitais ang mga tukso ng Diyos at Jablo, ito ay panalangin. Si Jesu Kristo taught tungkol sa panalangin sa Mateo chapter 6 versikulo 13, may nilalaman tungkol sa
panalangin how to pray dito Mateo chapter 6 versículo 13 huwag mo kaming dalhin sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Tulad na ito, Jesus Christ taught tungkol sa panalangin. Ibig sabihin sa pamamagitan ng panalangin, we can defeat tukso ni Satanas. Mateo chapter 26 versículo 41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Upang hindi kayo madaig ng tukso ni Satanas. And last, ang sikreto upang madaig ang mga tukso ni Satanas, kailangan ng salita ng Diyos. Si Jesu Kristo sinabi niya, si Jesu Kristo ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuin ng Diablo sa Mateo chapter 4. Sa pamamagitan ng ang mga salita sa lumang tipan, si Jesu Kristo defeated tukso ni Satanas. Paano? Sinabi niya, nasusulat. Nasusulat din naman. Nasusulat. Mateo chapter 4, versículo 4. Mateo chapter 4, versículo 7. Mateo chapter 4, versículo 10. Three times sinabi niya, nasusulat. 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 Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nak-defeat siya ng tukso ni Satanas. Buksan po natin sa Efeso chapter 6. Efeso chapter 6. Efeso chapter 6, versículo 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Dito, ang ating pakikipaglaban, yeah, ito ay ano po? Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ibig sabihin, we are fighting kasama ng Diablo. Yeah. Sa ating activities, nalunaluna sa ating Bible seminar, ang Diablo ay kumikilos, malakas. Nandiyo ba? Pero, ang Ebanghelyo can defeat tukso ni Satanas. And also, tayo, yeah, Mary overcome and defeat tukso ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan po natin sa versículo 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabang ng Espiritu na siyang, ano po? Salita ng Diyos. May mahalagang brothers and sisters, kung may salita ng Diyos sa ating puso, paano po? Sa pamamagitan ng sermon, sa pamamagitan ng Bible reading, sa pamamagitan ng memory verse, okay? And sa pamamagitan ng meditation, kung may salita ng Diyos sa ating puso, we can keep our heart and we can defeat tukso ni Satanas. Awi chapter 119 versículo 9. Paano pananatilihing talisayin ang kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat ninyo dito ayon sa iyong salita. Versículo 11. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso huwag, yeah, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ibig sabihin,
Kung walang salita ng Diyos sa ating puso, we cannot keep our heart, 내 puso. Kung ano, easily, yeah, tempted, yeah, 물러서 잡으러 easily. Kaya sa ating sermon, yeah, we should yeah, join. And sa ating Bible seminar, ang cell group Bible seminar and ang grand Bible seminar, ito ay para sa sino po? Para kanino? Malakang kaluluwa, tama po ba? Yeah. Hindi nila alam sila ay pupunta sa impero, no? Kaya nakahanda tayo ng Bible seminar, cell group Bible seminar and Bible camp, grand Bible seminar para sa malakang kaluluwa. And also, may layunin. Ito ay kailangan para sa lahat ng brothers and sisters. Ano ba? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, when we hear Ebanghelyo sa Bible seminar, we can keep our heart. Ano ba? Yeah. Sa pamamagitan ng magandang balita, Ebanghelyo, we can remind ang pag-ibig at biyaya ng Diyos muli. Kung ganon, we can keep ating puso. Kaya, sa ating Bible seminar, ang lahat ng brothers and sisters ay kailangan dumalo. Brothers and sisters, dalitas ba kayo? Apo. Yeah. Sa pamamagitan ng kawa ninyo o sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Biyaya ng Diyos. Yeah. Kung ngayon, sa panapo, para sa inyong Christian life, hindi po, hindi sapat. Yeah. Sa ating Bible seminar, kapag tayo ay dumadalo, yeah, dadalo sa ating Bible seminar, we can keep our heart, 물러서 뚝손이 사탄아스. 그래서 디도 사법왕이 있던 낭 빠날랑인 빠키키사마 아살리타낭 조스. We can keep our heart. 그래서 북산보 나틴사 가이칸 챕터 4. 가이칸 챕터 4. 가이칸 챕터 4 베르시클로 23 바세보다 진 사바사바이 3, 2, 1. 앙 이용 부소이 부옹 시캅 몽 잉아탄 사파갓 몰라 리토이 도마달로이 앙 망아 보칼 낭 부하이. 예, 디도 시나사비 낭 비브리아 앙 이용 부소이 부옹 시캅 몽 잉아탄. 예, 다일 may tukso ni Satanas. Kaya kung tayo ay ingatan ang puso natin, we can defeat the Satan's temptation. Ito ay mahalaga. Puso. Ingatan. Ingatan ang puso natin. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia, yeah, 북산보 나틴 사 가이칸 챕터 25. 예. 말씀 막한다. 가이칸 챕터 25, 베르시클로 26. 베르시클로 28. 예, 소리포. 28. 바세보 나틴 사바이 사바이. 3, 2, 1. 시앙 인디 nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. Siyang hindi nagbibigil ng kanyang sarili ay parang lungsod na winasak at walang pader na lalabi. Yeah. Tulad na ito, kung tayo ay hindi keep ang ating puso, si Satanas can attack easily. Kung ano,
Si Satanas ay tempting sa atin kung ano? Paano? Paunti-unti. Naunyo po ba? Paunti-unti. Kung may tukso ni Satanas, malakas kung ano, we can protect. Ayaw ko. Naunyo po ba? Pero paunti-unti mayroong tukso ni Satanas. Halimbawa, may shell, buhay ng shell. Pero sa tubig, ilagay ang shell, buhay, living shell, and then boil, paunti-unti. Kung ano, buksan kanyang mouth, 나오냐 봐? And paunti-unti, mamamatay, 나오냐 봐? 둘러 나이도 마이 툭소니 사타나스 힌디 써드니 바운티 운디 힌디 말라카스 이상 베세스 바운티 운디 나오냐 봐? 그야 악마가 프라도지엔 시터스 꿈 까요아이 힌디 두마달로사 빠키키 사바 꿈은 마이라 우빵 막 잉앗 Ang inyong puso, kung ano, mayroong tukso ni Satanas paunti-unti. Kung ganun kayo ay magkakasala. Magkakasala. Naunyo po ba? Kung ngayon, later, tayo ay maaari magkasala, malaki. Kaya, sinasabi ng Biblia, Santiago chapter 1, versículo 15. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nangang anang ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ang mga Prado-Gen Sitters, nakakasala dahil sa pagnanasa. And ngayon, kahit may kasalanan, kung kayo ay repent sa Panginoon, kung aron, you can be helpful mula sa Panginoon, you can keep your heart and you can have Christian life. Pero, bilang Christiano, kung may kasalanan, walang repentance, kung aron, mawalang kagalakan. Kaya, let's keep our heart, kung aron, sigurado tayo ay magiging masaya sa ating pakikisama. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po dahil sa salita ng Diyos at kabayan ng Diyos. Pakiusap, tulungan ninyo po kami dahil kami ay bahina, pero naniniwala kami ang tulong ng Panginoon. Pakiusap, kabayan ninyo po kami upang manatili sa tunay na church sa ating pakikisama. Kaya gusto namin overcome, mula sa tukso ni Satanas, sa pamagitan ng keeping ang ating puso. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.